Good afternoon and welcome muli sa ating tutorial. To this tutorial, ang ipapakita is about FMM1 or monitor module. Ang aking brand na ipapakita sa inyo ngayon is Notifier, kasi napakadaling gamitin ito Notifier. Meron tayong mga rotary switches dito upang ma-addressan itong ating module na to. Hindi katulad ng ibang mga brand na module na kailangan mo pang addressan siya sa pamamagitan ng addressing tool katulad sa Tyco. So, napakadaling gamitin ito, napaka-accessible niya. Kaya ito yung ginawa kong example. So, ang ating monitor module is a addressable device na ginagamit sa mga addressable panel o sa mga intelligent panel. Ang kanyang ginagawa is to monitor yung itong mga non-addressable devices or mga switches. Pwede rin to sa mga sensors. Yan, dito siya naka-terminate. So, itong fire monitor module na ito, yung SLC niya, pakita natin, yan, dito siya nakakabit sa ating 1, yung ating negative, yan, mula sa ating panel o sa mga unang mga devices. Then, meron siyang out, papunta sa mga next device. Then, yung positive niya, dito rin, sa number 2 siya, naka-terminate, and then, may out din siya papuntang next device. Meron din akong ginawang example dito. Ito is a flow switch. Itong flow switch is meron siyang clapper. Yan, kung ano yung makikita. Kung saan, kapag dumali yung tubig dyan, is mag-cook o mag-normally open yung kanyang contact. Mag-change ito ng position o itong contact natin mag-change sa mula sa normally close, mag-change siya sa normally open. Habang may dumadaloy na tubig dyan, patuloy pa rin yung kanyang contact sa normally open. And then, kapag wala nang dumadaloy na tubig dyan, and itong clapper is bumalik sa kanyang normal position, babalik din siya sa normally close. So, yung ating connection is yung kanyang positive is a 7. Then, yung ating negative sa common. Yan. So, buo pa tong ating linya. Once na nag-activate yan, nagkaroon yan ng tubig. Katulad nito, yan. Dumali yung tubig sa ating tubo. So, yung clapper niya is gumalaw. Katulad yung sinabi ko, mag-change yung kanyang contact. Mag-normally open. And then, yung kanyang resistor is hindi na niya mababasa. So, tataas yung current nito. And that's the time lang na mababasa ng ating panel na itong address na to, itong module na to na naka-address sa gantong flow switch is nag-activate. So, pwede rin itong connection na sa ibang mga switches din yan, katulad nito. Meron tayong dalawang flow switch na pinarale lang natin, tapos yung end of line nya is nandun din sa last na switch. Pwede rin yan. Pero magkaiba ng linya ng tubo yan. Diyan ko lang nilagay ang flow switch na yan para madaling makita. So kahit ilang flow switch siya, isa pa rin yung address niya. Kung ano yung naka-address sa module, yun din ang address ng mga flow switch. Pwede rin itong connection na to, sa, may balik siya sa 8 and 9. Tapos yung end of line resistor din is nandun sa 8 and 9. Hindi ko na lang lalagyan ng wiring dito. Basta pwede rin siya sa ganong connection para kahit na maputol man dyan sa may 6 and 7 yung linya is mababasa pa rin or gagana pa rin yung ating flow switch. And that's it. And I hope may natutunan muli tayo. Thank you.